Welcome, welcome, welcome back mga Kalpaw Winners. Muling nagbabalik ang ating munting channel para makipagkwentuhan at makipagdaldalan tungkol sa ating mga iniidolong artista. Sa oras na ito ay ating kikilalanin ang mga lalaking naging bahagi ng buhay pag-ibig ni Bea Alonzo. Pero syempre, mas mabuting kilalanin muna natin ang ating bidang si Bea Alonzo. Si Bea Alonzo ay isang British-Filipino actress, model at singer. Ipinanganak at lumaki sa Rizal, dito mismo sa Pilipinas. Bagaman nagtiis sa simula, kalaunan dahil sa sipag at tiyaga nito, ay sumikat at naging matagumpay sa buhay. But once she had her breakthrough, she never looked back and paved her way to become an international sensation. Sa simula ng kanyang karira, tumanggap siya ng mga apresasyon sa kanyang role tulad ng Sa Palabas Na, Now That I Have You at Ang Dream Boy. Nagsimula ang kanyang TV career kaalinsunod sa mga palabas na tulad ng Kahit Tagal Kang Hinintay, It Might Be You at ang sikat na ASAP. Nagpatuloy sa kanyang mga pagganap sa mga roles sa ilan sa kanyang mga naging proyekto at unti-unti itong naging marka sa kanyang galing sa pag-arte. Naging daan din sa kanyang leading roles sa pagganap sa proyekto sa sitcom na I Love Betty La Fea, which happened to be the remake of an American-based sitcom. Gumanap si Bea bilang si Betty at tumanggap ng mga papuri at appreciation sa kanyang comic timing and acting chops. Lumawak ang takbo ng kanyang karira sa ilang films and TV series katulad ng superhit series na Sana Bukas Pa Ang Kaha at tumanggap din ng maraming awards and nominations sa kanyang performances over the years. Nagkaroon din si Bea ng music album na may titulong The Real Me noong 2008 na nag-iwan ng solid mark sa industriya ng musika. Ngayong kilala mo na ang ating bida, kilalanin naman natin ang mga lalaking dumaan sa puso ng ating bidang si Bea Alonzo. Miko Palanca. Ipinanganak bilang si Miko Revilla Palanca. Siya ay isang Filipino aktor na isinilang noong February 3, 1978. Subalit, pumanaw ito noong December 9, 2019 sa dahilang tumalon daw ito sa residential building nito sa area ng Santulan sa bayan ng San Juan. Maliwanag na ito raw ay nagpakamatay dahil nakakaranas daw ito ng matinding depresyon sa kanyang love life. Nagsimulang magkaroon ng ugnayan noong taong 2002 nang magkasama ito sa isang primetime series na K2BU at ang primetime series na It Might Be You. Ayon kay Bea, si Miko pagkatapos ng kanilang breakup 5 taon, taong 2008, sa isang artikulo ng ABS-CBN News, sabi nito, 4 years niya akong niligawan. Awa ng Diyos, hindi rin naman siya nag-work. Ayon pa dito, 10 years ang gap ng kanilang edad na dahilan ng kanilang hindi pagkakaintindihan. Dagdag pa nito, hindi talaga kami magkaintindihan. He was so much older than I was. So iba yung priorities niya. Iba siya magtrato. Ayoko naman kasing magsalita ng masama tungkol sa kanya. But it was not a good relationship. Like, iba siya towards work, iba ako towards work. Ako, passion ko to. Siya, he wants it for the money. So hindi niya ako naiintindihan, sad ng actress. Dagdag pa niya,
Parang hindi raw ito proud sa kanyang mga naging achievements. Ayon sa artikulo, sinabi ni Bea na, "Every time I felt na may na-achieve ako, I should be proud of it. Parang ayokong magsalita nang gusto ko yung pamilya niya. But yun, parang feeling ko hindi ako nag-grow as a person. Parang na-achieve ko to. I should be proud of this. Pero bakit hindi ka masaya for me? Or parang ano, hindi niya ako pwedeng panoorin sa mga tagumpay ko kasi hindi pa siya nagsasaksi. Parang ganun." Sabi pa ni Bea, "I'm not saying that he's a bad person. He was a bad boyfriend to me," sa ad ng aktres. Napabalitang nagkaroon ng relasyon si Jake at saka si Bea taong 2008. Isinilang bilang si Juan Carlos Liberesa Cuenca noong December 30, 1987 sa San Jose, California, United States. Ang kanyang ama ay isang architect at Spanish descent galing sa Valencia, bansang Espanya. Ang ina niya ay isang businesswoman, Filipino descent na mula sa Ilocos Norte na nagngangalang Rachel Liberesa. Samantalang ang tatay niya ay si Juan Tomas Cuenca, dating estudyante ng Paref Southridge, isang eskwelahan ng kalalakihan sa Muntinlupa City. Kilalang sikat na aktor sa mga Filipino television series tulad ng Palos, Tayong Dalawa at Los Bastardos, Ilyas Panique at Green Rose. Dati rin sa isang TV show na ASAP taong 2009. Siya ay isa ring soccer player at mahusay na striker para sa Division 2 ng Saquero Football Club. Sa edad na 9 taong gulang, nagsimula ang kanyang karera sa show business industry nang madiskubre siya ng kanyang talent scout na si Arvin Bintunon for Cosmo Modeling Agency. Pagkatapos noon, nagkaroon din ng several television and print commercials kabilang ang pag-endorso ng mga produktong tulad ng Safeguard, Coke at Globe Telecom. Pagkatapos nito ay tuloy-tuloy na ang pag-angat ng kanyang karera bilang sikat na model at showbiz personality. Gerald Anderson. Ipinanganak bilang si Gerald Randolph Opsema Anderson Jr. noong March 7, 1989. Isang Filipino-American actor na kilala sa mga lead roles sa TV series katulad ng Sana Maulit Muli, My Girl, sa action drama na Tayong Dalawa, kung saan gumanap bilang sundalo at NBI agent sa Kung Tayo'y Magkakalayo. Gumanap din sa mga palabas na Budoy, Mars Rabilos, Jezebel, na Daniel at sa Cannes Film Festival Director's Fortnight Entry na On The Job. Kauna-unahang nanalo ng Best Actor Trophy courtesy ng 24th PMPC Star Awards for television sa episode ng Maalala Mo Kaya, na gumanap bilang isang taong may Tourette Syndrome. December 2015, na-nominate din siya for 21 acting nominations. Nanalo ng 10 Best Actor Awards and 1 Supporting Actor Award. Binansagang Prince of the Philippine Movies and Television ng 2 beses at Most Popular Love Team 3 beses sa dating on-screen partner na si Kim Chu sa Guillermo Mendoza Box Office Awards. Pagkatapos na mapatunayan ang galing at talent sa kanyang mga pagganap sa mga teleserye, lalong-lalo na sa teleseryeng Tayong Dalawa at Ang Budoy, he is now being dubbed as the action drama prince ng Philippine Television. Pinamahalaan ng Star Magic ng ABS-CBN ang kanyang home-based talent agency. August 15, 2019, sa isang artikulo ng Rappler, sinabi ni Gerald na hindi na healthy ang kanilang relasyon ni Bea kasi malimit na silang nag-aaway at nauwi na rin sa hiwalayan. Thank you.
Sanjo Marudo. Si Sanjo Acuesta Marudo, isang Filipino actor and model. Nagsimula ang kanyang karer after finishing as the fourth big blazer of Pinoy Big Brother, Celebrity Edition 1. Mula noon, he has starred in the TV series Sa Lovers in Paris, sa mga Precious Hearts romances, presents katulad na Christine, Annalisa, Dream Dad, Tubig at Langis, at ang sikat na My Dear Heart. Lampas 5 taon ang naging relasyon ni Sanjo at Bea. An emotional Sanjo announced their breakup on January 20, 2016. Sa kanyang guesting on Tonight with Boy Abunda, sinabi nito na wala naman madaling way, so kailangan talagang pagdaanan. Sagot ni Sanjo nang matanong ito kung paano niya haharapin ang kanilang breakup ni Bea. Ang dahilan ng kanilang breakup ay ang kakulangan daw ng oras sa isa't isa ayon dito. Dominic Roque. Isinilang bilang si Dominic Carl Manalo Roque noong July 20, 1990. Isang Filipino actor at model na kilala sa mga palabas na Ariana at May Isang Pangarap. Kamakailan lang nitong February 4, 2021, sa isang artikulo ng Philippine Star Global, nakasaad na kapwa nag-post ito ng kanilang mga twinning photos o mga larawang magkasama sa isang lugar sa beach ng Amanpulok sa Palawan. Lumalabas sa mga larawan na ito ay isang dinner date. Hanggang dito na lang muna mga Kalpawinners. Sana nagustuhan mo ang ating video. Kung bago ka pa lang dito, kaibigan, ay mag-subscribe ka na. Maraming salamat sa oras at panahon ng panonood.